Magandang araw mga boss. Nandito po ako para magbigay ng ilang tips kung paano ba magpipintura o paano sisimulan ang pagpipintura ng isang pader. Kung halimbawa pong ito ay wala pang pintura, bago pa lang itong palitadahan, kung tuyo na po ang palitada, bago nyo po siya applyan ng pintura, kailangan nyo po muna itong lasunin. Ito po yung concrete neutralizer. Ang pag-a-apply po ng neutralizer ay mayroong tamang sukat sa pagtitimpla nito. At ang pagtitimpla po ng concrete neutralizer ay isang parte ng neutralizer at 16 na parte ng tubig. 1:16. Kasi masama po kung masusobrahan ng neutralizer dahil ito po yung magiging dahilan para hindi kumapit ng maayos yung ating pintura. Kaya po kailangan nating lasunin ang pader bago pinturahan para po mawala yung mga kemikal na galing sa semento. Kasi pagka hindi po ito nalason, madaling mabakbak ang ating pintura. Siguro po nagtataka kayo, yung pintura nyo eh pagdating ng araw nagkakaroon na ng mga lobo-lobo. Siguro sinasabi nyo na ito'y nilason naman. Siguro po hindi tama yung timpla ng lason. Kaya dapat po yung pagtitimpla natin ay nasa tamang sukat din. At pagka ito po ay nalaso na natin yung semento, siya nga pala, pag natimpla nyo na po sa timba yung lason, na ang sukat ay 1:16, isang parte ng lason at 16 na part ng tubig, pwede po kayong gumamit ng roller para i-apply sa pader yung concrete neutralizer. At pagka ito po ay nalaso na natin lahat ng pader, antayin muna natin matuyo, mas maigi kung 24 hours. Pagkatapos po ng 24 hours, banlawan natin yung pader para mawala yung mga namuti-puti at mga alikabok. Pasadahan din po ng liha kung hindi masyadong makinis yung pader at may nasasalat kayong mga alikabok. Basta kailangan po bago mag-apply ng pintura, malinis yung ating pipinturahan para mas maganda ang kapit. At ang una naman pong pintura na gagamitin natin sa pader, kailangan po ay flat wall. Flat latex. Sorry. Flat latex po yung ating gagamitin. Meron din pong iba-ibang brand ng pintura. Ang sinasuggest ko po na mas magandang pintura para ito po ay mas magtagal, ang ginagamit po namin ay boysin. Meron namang mga mumurahing pintura, kaya lang hindi tayo masyadong sigurado sa quality. Pero kung nagtitipid, okay lang naman. Pero ang pinakamaganda talagang pintura ay boysin o kaya Davis. Pagka ito po ay na flat na natin, antayin po nating matuyo yung flat latex
Pagka tuyo na po, pwede na natin itong applyan ng top coat. Ang top coat po, depende po sa kulay na gusto nyo. Ang tawag naman po sa top coat, pwede po kayong gumamit ng gloss latex. Basta po pang semento, kailangan po latex. Pwede po tayong gumamit ng gloss latex o kaya semi-gloss latex. Depende po kung anong kulay ang gusto nyo. Madali naman pong magpatimpla ngayon ng pintura sa mga paint center. At dun po ay makakapamili kayo ng mga kulay na gusto nyong ipintura. So, yan muna mga boss ang maibibigay kong tips sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung aking tips, paki-comment naman po sa baba at paki-subscribe na rin po at pa-like na din. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-iwan ng comment para po masagot natin at makagawa pa po tayo ng iba pang mga tutorial o kaya tips para sa mga gustong mag-DIY sa pagpipintura ng inyong mga bahay. Sa susunod po, na tips, ibabahagi ko naman po sa inyo kung paano magpintura ng inyong pader na may dati ng pintura kung gusto nyong magpalit. At marami pa po tayong gagawing tips kung paano magpintura ng kahoy at ng iba pang gusto nyong pinturahan. Maraming salamat, magandang araw, ingat po tayo palagi. Bye-bye!